Alright guys, tayo lahat. Ayun. So, busy tayo ngayon kasi mayroon tayong bagong membro ng ating family. And, ayun. So, wala muna hunting kasi, yun nga. Ang tawag sa amin, ano, mga baka, ano ka, ma-inkanto ka or what. No? But, in reality, yun yung mga, yun sa mga kahoy, pag dadaan ka sa mga damuhan, yun yung mga fiber, kung tama ako, yun sa yung tawag hilok. Pupunta yun sa damit mo, tapos mangangati ka. Okay, so may hawak kong baby, we have new member of the family. As you seen the video, no? Pwedeng lumipat sa kanya yung fiber na yun na mangati din siya. So para iwas muna, wala muna hunting. Mga Ted, kumusta? Bago tayo magsimula, I invite you to subscribe on our channel, Air Rifle Hobbies Philippines, para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos nating gawa. Alright? Salamat sa lahat po. Anyways, so much for that, Dave Lopez po ng Air Rifle Hobbies Philippines. And balik tayo sa informative videos na gagawin natin. Kung paano mag-zero ng scope, ano yung mga dapat gawin, yung mga about sa air rifle, preparation, and other stuff. Ayan. So, every Saturday, asahan nyo po nagagawa ako ng video. Ayun. Gawa ko ng video para sa informative paano mag-zero ng scope. Sabi ko nga, and other things. Ano yung mga air rifle? Yung mga price, update natin. Kasi marami nagtatanong sa akin, doon ako kilala, no, sa pagbanggit ng mga price ng air rifle. Ayan, para alam nyo kung, teka nga, parang overpriced to. Parang tama lang yung price. Okay. Sabi ko nga, magbibenta ako ng air rifle, hindi pa yun kasi panganak ni Mrs. Bayan sa hospital and then support. So, no, so dito tayo nakapag-save. But so much for that. Kung makita nyo itong aking air rifle na Crossman. This is it. Crossman 0.22 air rifle. Alright? So, ayun. Dito, sa air rifle na to, baka makalimutan ko yung pellet na gagamitin, dapat merong ang mahaba ito kasi masikip siya. Pero take note, kailangan siya ng GSB na mga pellets kasi yung sa local pellets ay masikip yung paglalagay ng bala dito. So kailangan siya ng GSB na yung mga imported pellets para kasya o di kaya mag-resize kayo o di kaya nag-order ako ng mahaba dito. Okay, sa kapilyado ko si Sibol Lopez. Okay, hindi ako nagkakamali. Sa siyang gumagawa din siya ng mga converted CO2 to PCP. Okay, nag-order ako sa kanya ng mahabang kasahan dito sa fillet pusher. Alright. So, hindi pa dumadating or kasi nagka-problema yung kanyang rifle. This is a collector's item. Pwede nyo siyang ipa-register kasi meron siyang serial number. Naka-engrave yung tatak niya, guys. So, as you can see, this is an original one. Ayun, meron siyang check rest. Sorry if ang tagal, the way I pronounce it mali. Just will say sorry. Okay. Diba dito? Pag ganun mo, talagang kitang-kita mo yung object. Diba? Sobrang ganda nito. Sagaan naman, guys, hindi siya ganun kabigat. Hindi siya ganun kagaan. Exact lang siya na hindi ka papagulin sa hunting at the same time. Ganda ng ano niya, ng pagkahawak mo, it's comfortable, checkers pa, yung scope. Ano pa? Ah, ito pa, yung kanyang tank. Yung kanyang tank is makapal siya sa arms cord na aking CO2. Ang kapal niya, twice the size ng CO2 kasi binuksan ko siya, ginita ko ng uring. Nakita ko yung kapal niya, papunta dito, ito, makapal siya. So, gagawin ko, bibili ako ng male adapter na I think 10 mm, basta 10 siya na number sa Lazada. Lagay ko siya dito, tapos bili ako ng pump. Hinihintay ko pa yung sale ng Lazada. Mapump ko siya, pwede ko siyang gamitin as 25 pump, 7 shots. Hangin yung laman, hindi na si open. Yun yung kagandaan dito kasi yung arms core, even though na seamless tube siya, mas makapal to. As in, if, ngayon nga, yun, pag-usapan natin yun. Then, yung kanya, extended na tank, ay meron siyang, I think, 6 inches na extended tank, makapag-produce to ng 20 shots. Yeah, CO2. Or no, 15 shots accurately. Yun na yun.
ganda ng pagkakagawa pag buksan mo siya dito sa kanyang pilit pusher yung loob niya, sobra. Wala na ako masabi. Walang laman bala ito, walang lamang hangin. Yung kanyang silencer. Yung silencer niya ay sobrang tahimik. Threaded siya. Okay, pinagawa ko siya sa isang Vatican legendary na Ergon Smith. Kaya sobrang tahimik ng kanyang suppressor. Ang tawag ngayon, hindi na silencer, suppressor na. Okay, I stand corrected on that. Kaya naka-threaded siyang ganon. Alright. At sobrang tahimik. Habang in-explain ko sa inyo guys, parang ayoko ibenta eh. Tapos meron siya dito barrel band or tank on barrel band. Kasi inuhold niya yung barrel at yung tank. And then dito siya. Alright. Ganda na pagagawa yung skin ng Crossman. Kung makikita nyo. Alright. Sobrang ganda. Wala na akong masabi. Hindi ko alam if laminated to or talagang ito yung kanyang kahoy. Pero imported siya guys. At gusto ko yung ibla ng kanyang kahoy, yung stock. At sabi ko nga, hindi siya ganun kagaan, hindi siya ganun kabigat. And sobrang simple, sobrang in-exaggerate ko, no? Basta ganun. Ano pa? Yung ito, hindi siya rubber. Rubber foam. Doon. So, kaya nyo siyang gusto yung palitan, pwede din. Okay. Let's go, ano pa? Yun, yung trigger mechanism niya, meron siyang adjustment. Yung lock niya dito din. Yan. At napakagaan. Pwede siyang gawing napakagaan during hunting. Napakagaan. Okay. Tapos, yung kanyang scope is Leupold Mark IV 3.5 by 10 by 40 M3. China siya. Hindi ko alam if original to kasi hindi naka-engrave. So, pag sinabi bang hindi naka-engrave, hindi na original, hindi ako sure, no? Kasi nabili ko to, kasama na lahat. No? Ang nabili ko to, I think, second hand, 3,500, right? Tapos stainless steel, yung kanyang Allen's bolt dito sa taas. Okay, ito yung ginagamit ko sa hunting. Ano pa? So much for that. So sabi ko nga, itong scope is hindi sa China. Hindi din siya US, hindi ko alam. Okay? Pagkakalam ko, maganda at malinaw. Okay? Umulan, umambon, still, hindi pumapasok yung hamog sa loob. As for now, wala na akong nakitang Mark IV ganito sa binibenta. Most ngayon is Discovery, ano pang T-Eagle, mga ganon. So, ayun. So, ito yung package lahat. Tapos, may kasama pa siyang tank. Right, may tank siya kasama. Siyempre, wala siyang namang hangin, konti lang. No? Tank. May pangalan ko pa dito, Dave. Okay? Hindi siya brand new, pero hindi siya abuse na paggamit. Masilan ako guys sa paggamit, kung makita nyo. Right? Masilan ako sa paggamit ng rifle. So, makita nyo na hindi siya... Kung gusto nyo kasi, pininturahan ko siya ulit. Magandang i-paint dito yung talagang automotive paint para na matigas at hindi madaling makuha. So, ilihan nyo lang siya at pinturahan nyo ulit. Now, Sir Dave, magkano ba yung benta mo? Diretso na lang yun doon. Diretso yung tanong, no? Sir Dave, magkano ba yung benta mo niyan? Cheek rest, ano ba dito? Shoulder, tapos pad, yung scope niya, yung kasahan, yung loob is brass. Yung kanyang pellet pusher brass, meron siyang o-ring, tapos makinis yung loob, maganda yung workmanship galing abroad, yung loob niya, tapos yung extended tack na makapal, may silencer. Nabili ko siya noon ng 15,000. Hindi kasama yung scope, hindi kasama yung silencer. Tapos doon nakakulay green, as in ginagamit talaga sa hunting. Tapos meron siyang problema, pag puputa ko siyang ganun, hindi siya boom, pag walang silencer, ha? Parang boom! Trrrr! May ganon. Big sabihin nun, after mo iputok, may lalabas pa na exceed na hangin. So may problema sa loob ng kanisa niya. Pinaayos ko siya ng 1,500 para maayos na yung ganon niya. So nawala siya. Tapos, yung silencer is 1,500. Okay, yung silencer is 1,500. 1,500. No?
back then. Itong scope is 3,000, I don't know, 3,005 or 3,000, ganyan ganun. And yeah, 15,000 bili ko neto. Pinaganda ko siya, niliha ko siya, paglabas yung kutis niya, and then, ito na siya. Collector's item, pag makita kayo neto, huwag nyo napakawalan kasi ito na. Now, yung reason is, kailangan ko siyang ibenta kasi kailangan ko ng fund para sa aking e-rifle na gagawin. Papagawa ako sa maker ng e-rifle na tatakan ko ng pangalan ng e-rifle Labis Philippines. Yun yung imo-model ko dito para ibenta ko rin. Mayroon na ako idea kung anong klaseng e-rifle yun. And modification, every year, every time to time, magmo-modification ako dun sa e-rifle. So in short, kailangan ko ng fund para dun. Hindi ko pwedeng kunin sa salary ko. Sabi ko nga, we have newborn members sa family. So kailangan ko maging responsible. Alright. So guys, leave your comment in the comment section below. If magkano yung palagay nyo yung price na bibenta ko neto. And ganoon din guys, prepare pull ko sa Negros, buong Negros, kung saan ako nakatira. Kasi yung reason, gusto ko na pumunta dito yung buyer, tapos tingnan niyo yung unit. Kasi sabi ko nga, di ba, pag bibili kayo ng unit, maganda pag tingnan niyo, kasi iba yung sa video, iba yung sa picture, iba din yung makikita niyo in reality. So gusto kong makita niya yung unit, kasi may nag-message sa akin eh. I forgot, Ilonggo din siya yata. Yeah. Taga Iloilo last time. So, bro, pag napanood mo to, please comment ka na. Okay? Or sa Facebook kasi, friend naman tayo or nag-connect tayo sa Facebook. Hindi ko malap yung pangalan mo eh. So, I decided to pianta na to. Please leave me a comment ha sa Facebook para ipigin mo ako, private message mo ako. Yun. Within Negros, or be a part doon para makapagkita kami. Okay? Do transaction. Makita niya yung item para at least alam niya na, oy Sir Dave, maganda yung unit, hindi lang sa video, hindi sa camera, hindi lang sa picture, but in reality maganda yun. Okay, pangalawa, matest namin. Okay, matest namin 25 yards kasi makita niyo guys, sa pag zero ko na ito, 25 yards wala akong problema. Okay, so walang ganda ng kanyang 14mm na imported na Crossman barrel. Tapos 5 days. Bigyan ko siya ng 5 days. Test mo muna yung accuracy yung sa bahay nyo. Test nyo. Kasi pwede ko siyang pwede nyo balik sa akin yung 5 days. So kaya sa Negros para 5-4 days sabi niya hindi maganda. Huwag niya munang gamitin sa hunting na ano kayo sa putik, sa ulan. Yung sa normal flinking lang or hunting, dalakad lang kayo. Ingatan nyo, pero pagbalik sa akin, okay din kasi yun ako pag inangatan ko yung mga gamit. Alright? 5 days. Pag hindi kayo satisfied, balik nyo yung pera. Ibalik ko yung pera, ibalik nyo sa item sa akin. Na ganun din yung mukha niya. Walang problema dun. Okay? Kaya sabi ko within Negros lang. Yung ang concern nito, singaw. Okay? Yun lang, singaw. Pag nilagyan mo siya ng hangin, yes, maglalagay siya ng hangin. Meron siya singaw dito. Okay, kasi may extended tank. Kailangan siya ng palitan ng uring. Tapos, may singaw dito. Dito din. Sa banda dito. Sa kanyang valve. Okay? So, pag bibili niyo to within Negros, kasi wala pa akong alam ng carrier sa labas, maminus ko ng 1,000. Kaya na yung bahala sa Ergunsmith. Okay, maminus ko yung last one. Magtanong kayo sa Ergunsmith kung magkano yung paggawa nyo neto. Tapos yung maminus ko. Pwede Negros, bigay mo sa akin yung pera, paas mo sa Gunsmith, magkano yung bayad doon, pabalik ko sa iyo yung pera through Palawan. Yun lang ko simple. This is Crossman .22, imported Ergun. Collector's item. Right? Pag bibenta, kasi mayroon akong project na gagawin, Ergun. Yun, abangan nyo yun. Kasi mayroon akong maker na gagawa. Alright guys, thank you so much for watching. Madali na ako. And yun, if gusto nyo to, if you want this, if meron kayong carrier na padala ko to, then it's yours. Sabi ko nga, yung isa doon kasi nauna na siya, if gusto ko yung price, then message me bro sa PMA in Messengers.
Nalimutan ko yun kasi maraming ano na eh. Maraming sa inbox ko, hindi ko na masyadong matandaan. Inanap ko kagabi, hindi ko mahanap. Message me, so as possible. Crossman, 0.22 rifle. If I'm not in hunting, okay, kasi bawal, and I'm obliged na gawin yung law na yun, I will go on plinking. Siguro, collectors na ako ng airgun and plinking. I introduced you the informative videos. Yun yung buhay natin. Kung din tayo masiyang, din tayo portable, doon tayo. Thank you guys for being with me today. I'm grateful that you've been with me. And I'm grateful na dumadami na po tayo. So, thank you and God bless. Peace out. Thank you for love. Team, follow my command. Get in position and wait.